someone like. Bruh. Ano mo dyan? Kailangan ka ba? Oh, bro. May kailangan sana akong sabihing mahalagang bagay sa'yo. Halika, pasok ka sa room. Tara, pasok ka. Gito na lang. Gusto mo, babalik na lang ako mamaya, ha? Oo, tama. Aray, sakit. Sir. Boss, nandito na po si Olsen. Olsen! Bra! Musta? Tika dito, pasok ka dito. Musta? Oo, okay, sir. Kapi mo, sir. Oo, talaga. Ano ka? Sinisiraan mo ako. Ha? Sir. Sir, hindi ko kasi sinisiraan. Lahat ng sinasabi ko totoo. May pruweba ka ba? Gusto mo kasuhan kita ng defamation of character? Sige, sir. Sige. Sige. Masama na ibigin ako. Anong klaseng tao ko kung nakasama ko yung nanay ko? Kung nakilala ko siya? Kung siya yung nag-alaga sa akin, siya yung nagtanggol sa akin. Sawa ko. Nika. Nandito naman ako eh. Pagtatanggol kita, aalagaan kita, mamahalin kita. Yun naman ang pangako natin, di ba? At yun din ang pangako ko sa mama mo. Hello. May bagong development tungkol sa pananabutahe sa isang kumpanya ko. May tao akong gusto kong kausapin mo. Andrew ang pangalan niya. Gusto ko paaminin mo siya kung inutusan siya ni Carlos na isabotahe ang Vega Pacifico. Tsaka galing. I've been waiting for you for almost an hour now. Dad, I have a huge headache. Let's just talk tomorrow. Huwag mo akong babastusin kapag kinakausap ka, ha? Dad, I've had a long night. Okay, pabukas na natin itong usapan na to. No! This can't wait. Ano pa kailangan natin pag-usapan na hindi pwede pabukas? May kinalaman ka ba sa pagsabotahe ng Vega Pacifico at laban? Answer me, damn it! Ilang beses ko ba kailangan sabihin na wala akong kinalaman doon, okay? Totoo po. Pinayaran ako ni Sir Carlos para gamitin ang system ng Vega Pacifico. Magkaroon ng overbooking. Ano, Carlos? Ha? Sasabihin mo na naman, hindi mo lang kung ba't ikaw tinuturo ni Andrew? Ano, tanga lang? Ginawa ko ang lahat para maipakita sa'yo na anak pa rin ang turing ko sa'yo. Ginawa akong patas ang lahat. Kung ano yung binibigay kay Gabriel, yun ang nakukuha mo. Tapos ito ang igaganti mo pagkatapos ng lahat ng yun. From now on, you are no longer connected with Tiger Shark and any of my companies. Simula sa araw na to, hindi na kayo mananatili sa bahay na to. Dad, wait. I'm sorry, okay? She's lying. Get out. I had everything. Ngayon, nakikita na ako sa asawa ko. With literally nothing to my name. Niniwala ka ba sa akin? Kasi ako wala na akong natitirang kumpiyansa sa sarili ko. Balitaan ko ang nangyayari sa inyo. Wala ka na lang sa mansyon. Pati ba naman sa Tiger Shack? Ang laki ng problema ko. Okay? Wala nang natitira sa akin. Nako. Eh, paano na tayo ngayon? Saan kayo titira ngayon? Nakatira ako sa bahay ni Isabel, pero hindi ko alam kung gaano katagal kami pwede tumira doon. Ay, oo nga pala.
Naisan lamang na nga pala yung pambayad ng utang. Nakalaki ng utang ko sa lending companies. Okay, babawiin nila yung bahay ni Isabel. Kailangan kong tulong mo. Olsen, ano ba yung pinagkakalat mo tungkol kay Boss Carlos? Wala akong pinagkakalat tungkol kay Boss Carlos. Ano walang pinagkakalat? Eh bakit alam ng buong opisina na siya ang sumabot tayo sa Vega Pacifico? Ay wala akong kinalaman dyan. Saka pwede ba? Hinama yung boses mo. Wala akong pakialam. Nang dahil sa'yo napahamak ang boss ko. Uy, Todd, magkaliwanagan tayo. Yung boss mo may ginawang mali. Ano? Kaya dapat lang sa kanya ngayon yung nangyari. Uy, sa kanya. Uy! May pulweba ka ba? Sandali! Sandali! Pwede bang bumalik na lang tayo doon sa mga panahon na ako na lang yung reason ng pag-aaway niyo? Alam mo, Marilyn, cute ka eh. Pero wala kang kinalaman dito. Away naming dalawa to. O talaga? Simeon, mag-usap tayo sa opisina ko. Bra, ako bra, naging maingat ako. Wala akong pinagsabihan ng kahit anong nalalaman ko dito sa opisina. Yan ang sisihin mo. Biglang nanunugod. Wala na akong nagawa. Sorry po, sir. Matagal na po kasi ang pinagsamahan namin ni Boss Carlos. Kaya po nung nalaman ko po kung ano yung nangyari, hindi ko po napigilan yung bugso ng damdamin. Simeon, tandaan mo. Ang kumpanyang ito nagpapasweldo sa'yo, hindi si Carlos. Kaya sa ano, kung ano yung loyalty binibigay mo sa kanya, yan din ibigay mo sa kumpanyang ito. Sorry po, sir. Hindi na po mauulit. Ginagawa namin to para hindi masirang reputasyon ni Carlos. Kaya sana talaga, bra, Simeon, walang lalabas sa buong opisinang to. Dad. Paano nangyari yan? Yung publicist, ho. Alin, magkaka-resign lang sa atin? Opo, Dad. Pinipilit niyang ilabas yan, eh. And what are you gonna do about that? Dad, ginawa natin lahat para pagtakpan si Carlos. Di kaya ho, panahon na para harapin niyo yung mga pagkakamali niya. Carlos, tandaan mo, wala ka sa lugar dito. Sige, ipapunguha mo pa sa lahat ng tao na nasa'yo na lahat ng bagay na dapat sa akin. Iyon ang hirap sa'yo, eh. Nakatuto ka sa mga bagay na iniisip mo dapat sa'yo, pero hindi mo pinaghihirapan. Gagawa ka pa na masama para makuha to. Pero kapag pumalpak ka, lalabas ng awa mo sa sarili. Sige mo. Na, sige na, sige na. Ikaw na yung perpekto! Yung ba'y gusto mo marinig? Ikaw na yung expert sa lahat ng bagay! Pero para tapakan mo ba yung pagkatao ko ng ganito, sumusobra ka na! Teka sandali, bakit parang siguradong sigurado ka na si Gabriela may gawa nun? Hindi siya ganyan lumaban, hindi siya katulad mo! Ay, di ba sino pa ba makihinapan sa maninira sa'yo kundi ang kumpanyan to? Nakikinig ka pa sa sarili mo? Di ba sa akin ang lahat? Di ba wala na sa'yo na sa akin na? So hindi ko na kailangan gawin yung sinasabi mo, di ba? At sa tingin ko, alam mo yan! Binibigyan mo ako ng interes pero yung principal loan hindi mo binabayaran? Niloko mo ako na naman! Saan ba pumupunta yung pera na yun? Saan mo ba dinadala yung pera? I can explain everything, okay? Kaya ko i-explain sa'yo lahat. Pinapaalis na nga tayo, oh! Pinapaalis na tayo! Napalayas na tayo! Kailan ko yung mga taong na kaya ko sila kausapin, okay? Hindi tayo palalayasan dito. Kakausapin ko sila, okay? Please, relax yung anak natin. Nagtiwala ako sa'yo! Nagtiwala ako sa'yo! Pinagtanggol kita sa buong mundo! Tapos ito lang yung gagawin mo sa'kin! Sana hindi na lang kita minahal! Sana hindi kita minahal! Hindi kita minahal! Relax! Paisipin mo yung anak natin. Maayos lahat. Malalagpasan natin lahat to. Okay? Iniwala ka sa'kin. Carlos, hindi pwede to. Ano ba? Bakit pa tayo nandito, ha? Hindi pwede to. Isabel, okay, temporary lang to. Hanggat sa makahanap akong malilipatan natin. Maganda nga, kilala natin yung kasama natin. At least, ligtas tayo lahat. Diba? Carlos, kung ako lang yung kausap mo, siguro matitiis ko pa to. Pero kasama natin si Steph, yung baby natin. Ano to? Pati silang dalawa magbabayad sa lahat ng pinag-aagagawa mo? Isabel, okay, makinig ka sa akin. Hindi ka manganganak sa lugar na to, okay? Pinapangako ko sa'yo, pansamantala lang to. Hanggat sa makahanap tayo ng ibang malilipatan. Okay? Ano? Tatlong araw lang ang kaya kong tiisin, Carlos. Wala. Sabi ni Tay Popoy. Sabi ni Popoy, si Carlos daw, doon kay Rigor pupunta, doon niya dadalhin si Isabel. Talaga? Bakit? Masawa ko! Ano nangyari? Masawa ko!
Lahat tubig! Nay! Tubig mo! Mahigi ako tuwalya! Mahilig na tubig! Ay, malamig na tubig! Asawa mo! Tubig mo! Bilis! Bilis! Asawa mo? Kasalanan ni Gabriel lahat to. Hindi dahil sa kanya hindi nagkaganito buhay ko. Di gawa natin ang paraan yan. Baka pwede pang bayaran yung bahay ni Isabel. O kaya bumili kayo ng bago. Kahit hindi malaki, marami namang hulugan dyan. Kung sa tingin mo may pera ako, sa tingin mo dadaling ko pamilya ko dito. Wala ka ng pera? Teka. Anong nangyari dun sa pinagbili ng mga relo? Tsaka nung sasakyan? Wala na. Naubos na. Nagastos ko na lahat. Talo ko sa kasino. Wala ng pera. Bibili pa po ba ng gas? Boss, sandali. May tatawag na sa ako. Upo ko na dyan. Hindi ka gana dito yung ka-acten mo, ha? Walang pumipilit sa'yo dito. Kung gusto mo umalis, lumayas ka. Steph, sinasabi ko sa'yo, huwag mo susubukan yung pasensya ko, ha? Ayaw mo yung makikita mo. Isa pa huwag magsusubo sa magulang mo. Tulad sabi ko sa'yo, sandali lang tayo nandito. Konting tiis lang. Intindihan mo ko? Kaya kong buhayin ang pamilya ko, pati na rin ikaw. Konting tiis lang. Etong nakapaling ang results niyo. Salamat, Doc. Anong yung resulta ng asawa ko? Okay naman po, Mr. Veloria. All I can see is that normal lang sa asawa mo ang magsuka at mahilog. Sabi ko sa'yo, pagod lang to eh. Naku, Mrs. Veloria, yan naman ang hindi normal. At your condition right now, dapat hindi ka na nagpapagod at hindi ka na nasa-stress. Bakit o, Doc? Mrs. Veloria, you are pregnant. Congratulations to the both of you. Doc! Di nga. So, the results. How did you know I needed someone like you in my life? Ano nga ba kasi nakain mo? At naisipan mo maglayas? Hindi ko na po kasi kaya tumiraki ng mga rigor eh. Oh. Kaya paano Kuya Carlos mo? Ang Ate Isabel mo? Eh sigurado magagalit yung mga yun kapag nalaman umalis ka. Isa nga din po si Kuya Carlos sa mga dahilan ko bakit ayoko na umuwi. Lolo Ben, sige na po. Pumayag na po kayo na magstay ako dito. Kahit sandali lang po. Huwag niyo lang po ko ibabalikan ng mga rigor, please. Ako. Malaking gulo ito pag nagkataon. Mabuti pa, puntahan natin ang Ate Bianca mo eh. Doon natin dalhin. Doon, mas ligtas yung step. Tsaka isa pa, baka magalit siya si Carlos. Iisipin nun, itinanan mo yan eh. Carlos, nasan ba kasi si Steph? I can relax, okay? How am I gonna relax? Nawawala ka yung kapatid ko! Okay, ako hahanapin ko mismo kapatid mo. Dapat lang! Kasalanan mo to eh! Kung binayaran mo lang yung townhouse, hindi sana tayo aabot sa ganito. Ako ba nagpalaya sa kapatid mo? Ha? Congratulations! Magiging daddy ka na. Opo. Dad, salamat ah. Maging lolo na kayo. Wow. I'm so happy for you and Bianca. Salamat, Dad. Ano bang magiging apo ko? Boy or girl? At ano bang naisip niyong pangalan para sa kanya? Kailan ba mga anak sandali ako, sandali. Dad, bago pa lang. Wala pa ho. Sabi pa ng doktor, mga 2 linggo pa lang yung baby. Kaya hindi pa natin malalaman kung lalaki o babae. Sorry, anak. Hindi ko lang mapigilan ng excitement. Ay, nakaka-excite talaga, Dad, eh. Pero huwag kayong maglala. Lagi ho namin kayo babalitan tungkol kay baby. Dapat lang. I want a monthly report of my grandchild's progress. Understood? Opo, sir. How did you know I needed someone like you in my life? That there was an empty space in my heart. You came at the right time.